Dito, TV Official. TV Official. So, ayun. Inyo at sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po may Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Ruel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners. Ayan po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga Kalingap at Kabagis, no? For today's reaction video, gawin po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion. Disclaimer lang, no, mga Kalingap, no? Mga ibang Kalingap supporters natin baka po ma-offend sa ating topic for today dahil masasabi po natin na wala naman na sa Kalingap itong dating beneficiaries na ito. Although napag-uusapan lang dito po sa social media at try po nating bigyan din ng kwan, no? I-analyze din natin yung kwan, root cause ika nga, no? Kung bakit nga po umalis at alam naman po natin yung issue regarding po dito sa dating beneficiaries ng Kalingap, no? Huwag na po natin patagalin. Si Medit po. So, alam naman natin na si Medit ay dati pong beneficiaries ng Kalingap na kinalaunan ay nagpaalam na aalis na po ng Kalingap. At sa pag-alis niya po ng Kalingap, mga Kalingap at Kabagis, no, ay bit-bit niya po ang pag-asa na makakagawa rin siya ng mga bagay-bagay na nakita niya sa Team Kalingap, which is yung pag-charity at pagtulong po sa mga kababayan nating naghihirap. Dahil nga po, nabasbasan din siya at that time nung pag-alis niya ng mga sponsors na willing na tumulong sa kanya, and at the same time ay mga reactors na sumama din po, no, or nagpahayag din po ng kanilang pagsuporta dito po kay Medit at that time. Sa simula, mga Kalingap at Kabagis, no, ay medyo namayagpag itong si Medit sa social media. At nagkaroon pa nga ng mga billboard sa Maynila na kung saan ay medyo yung mga ibang netizens ay medyo question yung pagpapabillboard. May mga nagsasabi na bakit kailangan pang gawin yon. Well, diskon na po yun eh. Decision na po yun ng mga nagpabillboard sa kanya. So, labas na po tayo doon. At may mga charity works din po siya, mga Kalingap at Kabagis, kung papasyalan po natin sa kanyang YouTube channel. So, all in all, naging maganda ang takbo ng kanyang karera at that time being a charity vlogger and at the same time ay content creator. Pero ang hindi ko lang po mawari, mga Kalingap at Kabagis, nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, ay unti-unti pong nagsisialisan. Nagsimula sa mga defenders niya, nagsialisan. They have their own explanation kung bakit po sila umalis. At ngayon naman po, mga Kalingap at Kabagis, ay ito naman pong kanya mga major sponsors, no? Ang nagpapaalam at nagbigay na rin po ng kanilang statement sa kanilang pag-alis. So para hindi po tayo maligaw sa ating usapin, mga Kalingap at Kabagis, ay hihiram po muna tayo ng video clips dito po sa in-upload ni Bobel Vlog. Regarding nga po dito sa statement na ibinigay nga po ng mga major sponsors ni Medit, reasons kung bakit po sila umalis, no? So ito, panoorin po muna natin at bago po natin ipagpatuloy ang ating reaction video. So narito po yun, mga Kalingap at Kabagis. Ayan, no? The reason kung bakit kami umalis, so i-declare ko na po dito na wala na po ang Team Medit USA and Canada, hindi na po magsusupport. Kasi gaya nang sinabi ni Sis Ana, we just... Sis Ana Rita po yon. Nandito din po si Ma'am Ana Rita. Wait, pakikita ko sa inyo. Nandito din po, mabalaga lang po kay Ma'am Ana Rita. Ayan, ito po si Ma'am Ana Rita, nandito po. Ayan, tuloy. Kasi gaya nang sinabi ni Sis Ana, we don't have to focus on one person para tulungan. Kasi maraming nangangailangan dyan, all over the world, lalo na sa Pilipinas. Marami na nangangailangan. So, yun ang po sasabihin ko, hindi tayo magpoko sa isang tao lang na tulungan. So, maghahanap tayo ng deserving talaga na dapat tulungan. Yes. No? So, yun ang mga Kalingap at Kabagis, no?
itong Team Medit USA and Canada is one of the biggest sponsors po ni Medit in regards po sa financial support, no? At dito napakinggan po natin na nabanggit din po yung pangalan ni Ma'am Ana Rita Reyes na undoubtedly, mga Kalingap at Kabagis, na from day one ay talagang major sponsors po ito ni Medit. At ito nga, all of a sudden, ay winidraw na po nila yung kanilang aspeto ng pagtulong dito po kay Medit. Sa kadahilanan po na marami pa daw po, no, na deserving na pwedeng matulungan sa ating bansang Pilipinas. Which is, I agree, mga Kalingap at Kabagis, no? Ang dami pong nangangailangan ng tulong, di ba? Siguro po, ang analisa ko po dito is, di ba, why they should focus on one individual kung yung resources naman po nila ay kaya naman po nilang kwan, kaya naman po nilang i-divide, ika nga, no? Di ba? Parang ang ganang sa akin po ay mas masaya kung mas marami silang matutulungan kaysa yung isang tao lamang po ang nakikinabang. Parang ganito po yung basa ko po dito kung bakit po nila winidraw yung pong kanilang pagtulong dito po kay Medit. Although siguro po ay nakikita na nila na kaya niya nang tumayo sa kanyang sariling paa sa, dahil ang dami na po eh, no? Marami na pong blessings ang dumating kay Medit, no, which is nakakapag out of the country pa nga siya nitong mga nakaraang buwan. At siguro ito po yung one of the reason, no, mahaling kapat kabagis, kung bakit po nag-decide ang Team Medit USA and Canada na i-diversify pa ang kanilang pagtulong sa mga ibang kababayan po natin na nangangailangan, no. So yun po, no, mahaling kapat kabagis. At dahil nga po dito sa statement na ito, siguro po napanood ni Kuya Bal itong upload ni Bopil Plug, dahil nabanggit din ni Kuya Bal ang pangalan ni Bopil in regards po dito sa issue kay Medit sa mga sponsors na nag-back out, ay nag-live si Kuya Bal at nagbigay din po siya ng kanyang opinion regarding po dito, no, mahaling kapat kabagis. So pakinggan po natin yung pong statement ni Kuya Bal at kanyang opinion regarding po dito sa usapin na ito. So ito, mga Kalingap at Kabagis, panoorin po natin. Ay, hindi ko alam, mga kaibigan, bakit sila umalis, ha? Yung mga si Ana Rita o sino pa yung mga umalis. Ay, ang sabi lang po doon nila, mga kaibigan, mga Kalingap, ay maghanap sila ng mga deserving ng mga dapat tulungan, kasi mayroon pa na pong mas deserving. So ibig sabihin ba hindi na deserving si Minit tulungan po? Ay, nasa inyo po yan, mga Kalingap. Oo, nasa inyo po yan. Basta kami ni Bobby TV ay makamidit kami. Oo, Bobby, sama ka sa akin sa isang araw, mapanaga tayo, ha? Kasi makulab kami ni Medit, Bobby. Ano, masama ka, Bobby TV? Ayaw ko. Ay, pambihira ka naman, Bobby. Wow! Galing! Soki! Ayaw ni Bobby sumama. Ano, paano yan? Ayaw ni Bobby. You love Medit? Ha? I love Medit. Oh, I love Medit daw. Pambira si Bobby TV, ayaw kay Danjoy ka pala, Bobby TV, ay. Ha? Ay, hindi ko na ipipili muna po yung ano, yung ano po, yung video po ni ano, ha, hindi ko na ilalive. Pero bakit po pati pala si ilang mga reactor po, umalis din po pala kay Medit? Sino yung reactor po na umalis kay Medit? Ba't kayo umalis? Matapos kayong nagmahal sa isang tao, aalisan nyo? Ganyan kayo magmahal sa isang tao? Matapos kayong bigyan ng content ni Medit?
palibas ay medyo ano na, medyo humina po ng konti, tapos iiwan nyo. Grabe naman kayo, ang sama ng inyong mga ugali. Dapat yan po, till death do us part yan. Pag kayo po ay mag-support sa isang komunidad, huwag niyong iwan. Huwag niyo pong iwan. Ayaw mo, Midit, marami naman dyan mga tapat sa iyo. Yung mga nangiiwan sa iyo, ayawan mo sila. Ayan. So, yun ang maaling apat kabagis, no? Alam naman po natin na si Kuya Bal Santos Matubang ay minsan yung mga salitang pinipili niya, no, na dinideliver sa kanyang live streaming ay medyo talagang minsan mapapataas ka ng kilay. Although ganyan na po talaga si Kuya Bal sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, ay siguro po baka sabihin na naman marami ang magalit sa mga umalis na reactor kay Kuya Bal dahil unang-una po sa lahat, yung buong istorya ng pag-alis ng mga reactors ni Medit ay hindi po natin alam yung totoong kadahilanan, no. Sila na lamang po ang nakakaalam noon. Pero they have the reasons kung bakit po sila umalis sa community ni Medit, no. At baka tumaas na naman ang kanilang kilay sa sinabi ni Kuya Bal na pagkatapos bigyan ng content ay aalis. Ganyan. Well, kagaya ng sinabi ko po kanina, yung style ng pananalita ni Kuya Bal ay ganyan na po. Sa mga hindi po nakakakilala ay talagang baka ma-offend. So anyhow, mahalingap at kabagis, no? Habang pinapanood ko po itong live streaming ni Kuya Bal, ay talagang inulan po ng komento si Kuya Bal dahil parang ang gusto pong, ito ah, based from my interpretation po, para kasing ang gustong i-drive ni Kuya Bal dito po sa live streaming na ito ay parang pabalikin si Medit. Pero clearing niya naman po yun, mahalingap at kabagis, na wala pong babalik na Medit sa Kalingap dahil unang-una po sa lahat ay wala naman pong umalis. Kusa po siyang nagpaalam na aalis na po ng Kalingap. At kung sabi nga, kagaya nga na sinabi ko kanina, kung titignan po ninyo sa comment section, ay grabe po, no, mahalingap at kabagis, no, yung komento na talagang majority po, no, let's say around the 90%, no, mga kalingap at kabagis, to 95%, majority po ng mga nag-comment dito po ay ayaw na pong pabalikin si Medit sa Team Kalingap. Although sa nakikinita ko po ay kung si Medit po, o ako po si Medit, ay pag ganyan po ang nakikita natin sa comment section, ay talaga mapanghihinaan ka ng loob kung may plano kang bumalik. Pero sa nakikinita ko po, wala na pong plano talagang bumalik si Medit sa Team Kalingap, no. Kumbaga, iaabante niya na yung kanyang sariling biyahe, ika nga, pagdating po sa kanyang channel, no, o sa kanyang social media platform, no. At ito namang part na ito, mga kalingap at kabagis, panoorin natin kung ano po ang kanyang opinion dito sa mga umalis na sponsors. To be specific, sa mga umalis na sponsor dahil financial aspect po ang pinag-uusapan dito, no? Mahalingap at kabagis. Ito, pakinggan natin si Medit, no? Yan, Medit, umiram lang ako ng video clips para tingnan natin kung saan po talaga nang gagaling yung drive na ito sa mga isyong nakapaloob sa iyo ngayon. Okay lang po yun, Tita Lek. Ang mahalaga, ano, yung support ay, alam niya, yes, hindi kasi mahalaga ang pera, hindi naman lahat pera, 'di ba? So dito parang sinasabi niya na suporta lang ay sapat na. At hindi naman daw ganun kahalaga. Eh, not every time is pera, no. Para sa akin, Medit, let me remind you na nasa social media ka. At pag sinabi nating nasa social media ka, content creator ka. At balikan natin yung aspeto kung bakit ka naging isang content creator, no? Laging nandyan yung financial aspect kung bakit mo pinasok ang social media. Kaya para sa akin, ay it will be intimidating sa mga viewers kung sasabihin mong laging pera. Kasi laging kasama yan, no, Medit? Laging kasama yan bilang isang content creator na magkaroon ka ng revenue sa paggawa mo ng content. And at the same time, kung sinasabi mo na ang importante may manood lang or may maka-appreciate lang, kan na yan, eh.
coming along with, ika nga, no? Kumbaga, laging magkasama ang viewers at ang revenue. Lalong-lalo na pag-monetize ang channel mo. Pag may nanood sa'yo, so ibig sabihin, may revenue. So, para sa akin, no, Medit, no? O, huwag mong sasabihin laging it's not about pera-pera lang every time. Yun lang masasabi ko sa'yo, Medit. So, wait lang, guys. Nahanap po ako. Diba, hindi naman. Hindi naman lahat pera. Mas kung papapiliin ako kung financial support or moral and emotional support, mas pipiliin ko yung moral and emotional support. Kasi yun yung support na hindi kayang bayaran. Yun yung support na walang perang makakatumbas. Yun yung support na puro. Diba? Lagi ko naman po yun sinasabi sa live ko. And sa mga totoong nakakakilala po sa akin, alam po nila yan na sobrang grateful po ako sa yung panonood lang sa akin. Doon palang masaya na po ako. So yun ang maalingap at kabagis, no? Kagaya nga ng sinabi niya, yung manood lang sa kanya ay grateful na po siya, no? Yung panonood at pagsuporta sa kanyang mga video upload ay grateful na po siya sa kanyang mga viewers, no? Again, Medit, let me remind you, content creator ka. Siguro, yung mga sinasabi mong mga aspeto in private life, pwede pong mangyari yon. Pero content creator ka, no? Nasa social media ka. So, ibig sabihin, hindi mawawala at hindi matatanggal sa isipan ng mga viewers na naging content creator ka dahil nga nandoon yung aspeto ng pagkita or pag-earn dahil sa paggawa ng mga videos dito sa platform na ito. No? Siguro kung pribadong citizen ka, individual, na wala kang social media platform, wala kang mga account dito sa platform na ito, okay lang yon, may intindihan ka. Pero again, let me remind you, nasa social media tayo. At part being a social media or a content creator is not only being to influence people sa mga bagay-bagay na gusto mong iparating sa kanila. But yun po, financial aspect, being a content creator, laging nandyan yan, laging nakabuntot yan. No? Pero sa mga sponsors na umalis, ay wala tayong magagawa, Medit. Diba? Kasi kung nila yan eh. Mandato nila yan. At hindi mo rin sila masisisi. Kasi nga, parang ang gusto talaga nilang mangyari bilang isang charity group, no, ay mas marami ang matulungan ng mga kababayan natin. At hindi lamang iisang individual ang gusto nilang mapasaya. Bagkos ang gusto nilang mapasaya, mas maraming tao. Diba? At siguro nakita nila na kaya mo na. Diba? Kaya mo nang tumayo sa iyong sariling pa. Eh, ganang sa akin lang, masasabi ko dito, lagi naman po, no, sa channel ni Jubilito TV Official, wala po tayong niyuyurakang mga individual sa mga kinokontent natin. Bagus, nagpapayo pa tayo, mga kalingap at kabagis, no, kung ano po ang magandang discarding gawin sa buhay. No. Ganang sa akin lang, no, Medit, no, total, nandito ka na sa social media. Ito, suggestion ko lang, ah. Suggestion ko lang. Kung gusto mo ng isang tahimik na social media platform, huwag kang kumuha ng reactor. Huwag kang mag-reactor. Di ba? Para tahimik. Mag-upload ka lang. Bashers, kayaan mo lang sila. Kasi part na yan ng pagiging isang content creator. Ganun lang kasimple. Di ba? Tatanggap ka ng, kung may mga sponsors na gusto muling tumulong sa'yo, kausapin mo sila ng masinsinan. Kailangan meron kayong tinatawag na NDA, yung non-disclosure agreement regarding sa pagtulong sa'yo. At huwag mo isa sa publiko yan. Kasi nga NDA yan, non-disclosure agreement, na hindi po pwedeng isa publiko. Diba? Kailangan minsan maging wise din tayo bilang isang content creator. At hindi palaging, alam nyo na, yung pa-famous lang,
yung, di ba? Basta alam mo na ang tinutukoy ko, Medit. So, yun. Mahaling kapat kabagis, ano po masasabi ninyo sa ating reaction video for today? Mag-comment po kayo at pag-usapan po natin yan sa ating comment section. So, yun, mahaling kapat kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapalala po ang host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, yung Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, no? Rowell of Malalag, supportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganun din po, pakifollow and like ang ating official FB page na may parehas pong pangalan. And again, mga kalingapit kabagis, pag nagustuhan nyo po ang ating live streaming or ang ating video upload for today, pakilike na lang po, mga kalingapit kabagis. No? Like lang, masaya na po si Jubilito TV Official. So yun, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team COS at ng Karepa Year 2024. Kasi always yung mga kalingapit kabagis. Peace, God first. God bless po. Bye-bye!